bye. Welcome back. Pahinga muna po ako sa pagluluto ngayon at namasyal ako dito sa lugar ng ate ko. At gusto ko pong ipakita sa inyo yung ginagawa po nila. Nagga-garden po sila, kaya ipakita ko po sa inyo yung garden nila. Tara po at silipin na. Andun po sila sa garden nila ngayon. Nagtatanim po yata sila na ang fechal. Ay, kuya. Uy! Ipapakita po natin yung garden ni Kuya Alex. Ito po yung asawa ng elder sister ko. Kuya, say hello, kuya. Hello, everybody. Buti, kuya, at naisipan mong magtanim simula nung nag-lockdown. Oo, at walang magawa, walang biyahe. Namamasada po siya tuwing MWF. Ngayon, Webes, hindi po nila schedule, kaya kapag hindi po nila schedule, maghapon po siya dito sa garden niya. Ganyan po yung mga ginagawa niya. Ang dami na po harvest na patula. Ganyan. Ba't kuya hindi mo minaharvest to? Gawin ko munang ano siya? Gawin mo binhi? Pero nakaharvest na kayo. Oo. Ano po yung mga tinakpan ng mga sako? Tinakpan mo yung sako? Mga yan, ulat kalabasa. Tinakpan ko, malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Ayan po, marami pa po siyang gulay doon. Kaya kailan ka pa, kuya, na umpisang magtanim? Ay, lockdown. Hana nila ng pagkain nila pag wala po siyang pasada. Gulay lang, ulam na. Hindi po nila pinoproblema yung mga ulam gaya ng mga isda. Kasi nasanay na din po kami na puro lang gulay dito sa probinsya. Kaya mas magandang manirahan po talaga sa probinsya kaysa sa siyudad. Kasi dito, kahit na gaano kahirap, nakakagawa ng paraan para magkaroon ng pagkain kahit na walang pera. Garden lang, sapat na. Kaya, kuya, ipakita nga namin yung mga tanim mo para makita ng mga kaibigan. At saka, malay mo, dito ka sisikat sa pagiging sa garden mong to. Kuya, may mga okra ka doon, no, kuya? Ipapakita muna namin yung mga ano mo, ha? Siya po si Kuya Alex from Tacloban City. Matagal na po siya dito. Gusto ko po siyang i-feature kasi isa pa, hindi pa po siya nakikita ng, hindi pa, matagal na po sila hindi nakikita ng mga anak niya. Kaya sa kanang kapatid niya, kita na siya ng kapatid niya. Kaya, kuya, pakita namin yung mga tanim mo. Ito po si Ate Edith. Kukuha po siya ng tanglad kasi mas maganda po na tanglad daw yung iniinom tuwing umaga. Maraming benefits ang lemongrass. Kaya ayan po siya. Sa high blood daw po. Kita mo siya. Hi, Karing! Karing! Sige. Hello! Iinom tayo ng tanglad. Kasi sa high blood, yan, ito, haluan natin ang pandan, tapos itong tanglad. Kukuha pa ako, dagdagan ko pa. Tatanim lang, pero bawasan na naman. Dahon-dahon lang, para ano, dahon-dahonin lang para hindi mamatay. Kahit ayaw ni Alex, bawasan to, bawasan ko. Kasi wala na akong mahingin ng tanglad eh, kaya nagtanim na ako. Ito, para, kung high blood ka kareng, minom ka ng ganito. Kaya mo na ng tsaka, tama na to. Ganito. Pwede na. Bango. Sir, tangi ako tanglad mo, ha? Maganda po itong tanglad sa katawan kasi nami-maintain yung ganda ng daloy ng dugo, yung blood pressure ko. Oh. Kaya siya po ang nagmana sa tatay ko na kung tawagin nila, Dr. Laway.
Kaya ito naman po si ate ko, yung mamakito tol. Kapag yung nakabubo daw nang hindi nakikita siya po, yung nakikiusap, ipakitutol mo ko pa tamay na kung bukol, ganun po siya. Marunong po siya to. Nagmana po siya sa Dr. Laway na kung tawagin si tatay ko. Kaya, kapag nabaltik po, lawayan mo nga ako, ganun po yun. Kaya tinawag siyang Dr. Laway. Albularia? Kaya, ayan. Ay, hindi po siya albularia. Mamakitutol lang po siya. Pero hindi po siya nagsasantigwa. Puntahan po natin yung ibang ginagawa nila dito. Nagtanim po sila kaninang umaga na. May tanim po silang alugbate ng kamote. Siya yung pakita mo. Ito, may pandan, oh. Hindi yung pandan. Pandan, kasama ng panglad, kamot high blood. Ang lad high blood. Pahaba ng buhay. Ayan, saging. Dahil saging. Bukas magtabas-tabas na naman ako dyan para exercise ng katawan, pawisan. Para, paano kung aabot pa tayo ng 2030? Pagkita-kita pa tayo. Kaya ka rin, bumunta ka rito sa Zambales para makita mo ito. Hindi ka naman tumatawag sa akin eh. Tatawag ka sa akin. Kunin mo yung number ko kay Captain. Sa kanya mo na lang kunin ang number ko. Muna ikalat. Oh. Ito po kasi sa probinsya, kapag walang ulam, punta lang po sa may sasahan, makakakuha ka na ng mga shells. Gaya ng yung tinatawag naming bilan, sisi, at saka lukan. Hi Ate Fe, uwi ka daw po dito sa Zambales at maglukan daw po tayo. Ipapakita po namin sa susunod kung paano pagkuha ng shell at kung paano kami magsasa na gawing pawid. Napakahirap po, pero tinitiis namin dahil yun po yung source of income namin at doon po nakapag-aral lahat ng anak ni ate ko. Doon po siya kumukuha at saka sa pamamasada ng bayaw ko. Kaya po maganda po itong naisipan nila na mag-garden. Simula nung nag-lockdown, malaking tulong po ito sa kanila na kahit na hindi namamasada si Kuya Alex dahil kung minsan sira yung tricycle niya, garden lang po sapat na para sa pamilya. At nakakatulong pa rin po sila sa ibang kapitbahay na gusto talagang kumain ng sariwang gulay. Yung lupa na kinatatayuan ng bahay ng ate ko, sila lang po yung caretaker dito. Maluwag po ito, super luwag. Kaya naisipan po nilang tamnan kaysa nakatiwangwang lang ng walang pakinabang. Kaya maganda po na tinamnan po nila to. Ito naman po saan to, kuya? Sa? Ah, ito sa Pichay. Ah, sa Pichay. Pichay. Mga ilang araw po bago matam na ng Pichay yung pagbubungkal mo? Eh, ano muna yan eh. Linisan. Pagkibig muna. Diba kuya, marunong kang magluto ng kinilaw na bangos, no? Sa susunod nga kuya, ituro mo sa amin yung kung paano lutuin yung kinilaw na bangos na may gata. Kaya marunong po siyang magluto ng mga kilawin. At ang isang kilawin na natikman ko sa ginawa niya ay yung kilawing bangos. Super sarap. Kaya kuya, next na vlog ko, igigis ulit kita at tuturo mo sa amin kung paano. Ano yung sekreto mo, bakit ang sarap talaga ng kinilaw na bangos. Baka naman kuya, may gusto kang i-shout out, batiin. Hello, Juan, Kalawan, Kinatirjing, Dahabikol, musta ka mo? Kayong lahat dyan. Yan po si Kuya Alex. Ginagawa niya to kapag wala siyang... Ito na po yung pinaka-exercise niya para hindi daw siya magkasakit. Kasi kung minsan tumataas yung blood pressure niya, kaya nag-exercise siya sa pagtatanim. Kaya malaking tulong po ito sa pamilya at saka sa mga kapitbahay na rin dahil namimigay po sila ng mga gulay
sa ibang kapitbahay na gusto din kumain ng fresh na tanim mula sa garden na Alex. Hindi naman po naaabutan ng baha dito, no? Ay, hindi. Dito po kasi sa lugar namin sa Masinloc, bahain po yung lugar namin. Pero ito pong lugar na itong mataas, kaya hindi naaabutan siguro ng baha ito. Tapos po ako ng okra niya. Kapag pumupunta po ako dito, anytime nanghihingi po ako ng okra kahit na hindi pinapaalam. Mabait naman po sila eh. Tara po. Maganda po ito dahil maraming benefits ang okra. Kaya talagang okra is life. Tara po, doon po tayo. Malunggay po. Libre ang gulay sa probinsya. Kaya pitas-pitas lang ulam na. Ito po. Tapos po, saluyot. Hindi na po kailangan pumunta ng bayan para bumili ng mga dahon-dahon na gulay. Ito po. Dami po niyang alagang manok. Kung sino po yung gustong humingi, pumunta lang po dito sa kanya. At magbibigay po siya. Ayan. Kung nagtatapos yung vlog ko, at ipipicture ko po ulit si Kuya next time dahil marunong po siyang magluto ng kilawing bangus. Ipapakita po niya kung paano siya magluto ng kilawin na nilalagyan po niya ng gata na sobrang sarap. Kuya, thank you sa time mo. Thank you sa time mo kasi gusto ko talaga ipakita yung garden mo sa mga kaibigan natin. At para din makita ka ng mga anak mo na tagal mo nang hindi nakikita. Kaya thank you po sa lahat sa panonood. I hope you enjoy watching and please subscribe. Don't forget to click the notification bell to update my next vlog. Salamat po mga kasulibay and God bless you all.